pala yun. Sa mga bayan, yan pala yung van na bigay po ni Congressman Mike. Para sa mga dialysis patients ni Mayor, yung mga tinutulungan niya. Yung iba po, dito po. Wala lang po ibang alam. Pinala po siyang mga marmol. Thank you, Mayor. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kay Mayor Isko, kay Vice Mayor Hani, sa mga city councilors, sa mga kapwa ko public servants, syempre po sa aking kasama, kay Kuya Joey. Isang karangalan po na kayo ay makasama ko po sa inyong flag raising ceremony. Na-miss ko man ang sa aming bayan, pero naniniwala po akong bukod po dito ay marami pa po. Sabi nga ni Mayor Isko, mas marami hindi naubusan ng ideas. At ito po ay parte ng aking programa sa aming munisipyo, Responsive Governance. So paano ko ito gagawa? I have to broaden, no? May knowledge, may kailangang marami din akong matututunan pa. Hindi lilimitahan. So sa muli po, maraming salamat po, Mayor. Sa ating pong minamahal na Congressman Mike Defensor, please. Tulong ko. Mayor Isko, Vice Mayor Hani, sa lahat po ng mga kasama natin sa konseho, mga department heads, mga kaibigan po dito, si Boss Cesar, Boss Manalet. Actually, nandito ho ako sa katahilanan nung pinag-usapan yung meron kaming van. Hindi ho ito po doon ang gobyerno. Yung aking pong party list, anak kalusugan, nakita si Mayor, yung inyong dialysis patients na hinahatid, sinusundo para magkaroon sila ng dialysis. So yung mga kasamahan ko, sabi, gusto namin mag-donate ng van. Sabi ko, saan kayo mag-donate? Sa Maynila, kay Mayor Isko, dahil sa kanyang programang pangkalusugan. At gusto ko lang po sabihin, Mayor, napakaswerte ng Maynila, sa harapan niyo ngayon ay Mayor ng Maynila, pero darating ang panahon, isa po to sa mga magiging magiting na leader, hindi lang ng Maynila, kundi ng buong bansa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you, Pagkilis Anak Kalusugan. No? Diswerte nung ng bagong dialysis center sa ospital ng Maynila. Hatid sundot na kayo. Doon sa padadala natin sa ospital ng Maynila kasi yung gut, meron na siyang just so you know, yung gato, yung mga pasyente natin sa dialysis, and require ko talaga kasi sila yung may mga sakit, yan yung mga nabibiktima ng cutting trip. Kaya ako gigil na gigil sa cutting trip. Kasi you will never know kung sino may sakit sa jeep. Galing pa sa ospital, tapos matotodas lang na to longest na driver. Biri mo ang biyahe mo, etnid. Yeah, ang bayad mo, etnib, ang biyahe mo, posam. Yeah. Sarap putusan, Hindi kasi nila na-realize na yung ibang pasayro nila galing pa sa treatment. That's why si Dr. Martin Vertas, about 6 months ago, hanapin niyo ako ng sakyan. Hiatid sundo ninyo yung nagda-dialysis. That's why good news today. Because we open up another dialysis center in hospital ng Maynila. Then the van donated by Anak Kalusugan through Congressman Mike Defensor magagamit ng mga taga-lusod ng Maynila. Thank you po. Bago yung ating panahon yung pandanghal ngayon, gusto ko rin pabatiin yung presidente ng MACRA. O, Ichi Kabayan, halika rito, magsalita ka. Daisy alam po, Ichi. Halika. Because nandito lahat yung MACRA, matagal na wala ito sa Maynila. Sa CTO. I'm not expecting this. Anyway, I just would like to again thank all the people who helped in the restoration of the MACRA office. Probably a lot of you know na 6 years kaming naging tama yung term niya, naging squatter.
dahil sinipa po kami paalis ng City Hall. It was restored Friday, inaugurated Friday through the help of Mayor Isko and Vice Mayor Hani, Engineer Andres, DPS Chief Kenneth Amorao, and of course, Don Bernie Ang, the Secretary to the Mayor. Siya ang talagang advisor ng grupo tsaka si Mayor Isko since 1988. That long. Rest assured na MACRA is a group of reporters from Tri-Media covering the Manila City Hall beat. We're from the mainstream media. It's a Tri-Media organization. We just would like to assure all the officials of the city, especially our leaders, that we will be fair in our coverages and we will be good partners for good governance. Thank you. In fact, I have not done anything. We have not done any. We just gave them back what is due to them. Oh, hindi pa ako utaw dito sa city, o nandiyan na sila eh. AKA, graduate ko lang sa Almario nun. Sipat nun, medyo matanda na at that time. So anyway, marami salamat. We're happy, you know. Ito ng mga vloggers eh, tingnan ninyo. Limasin ko sila, welcome sila rito. So, kami eh, pwede nila lang mabisto anytime sa kapalpakan namin. Kung kami ba efficient, makikita din nila. Kung kami ba may ginagawa, wala, makikita din nila. O more so, with the professional journalist, you should have a place in this area. Dati namang meron, nawala lang. Dala ng kulay ng politika. They are the victim of the color of politics. Yeah. Which is unfair. Which is unfair. We just give back what is due to you. Now we would like to welcome sa dating masigasig na sikat na mayor ng Pangasinan, sa probinsya ng Pangasinan, Dagupan City, Brian Lim. Mayor Brian Lim, please. Bigla ho akong ninervyos, hindi ko alam kung magsasalita ako ngayong umaga. Una sa lahat, Honorable Mayor Isko Moreno, Vice Mayor Hani Lacuna, Dr. Mayor Alicia Alcantara Lombron, Congressman Mike Defensor, and of course, yung presidente ng MACRA na nakabalik na po sa City Hall. Congratulations po sa inyo muli. Sa ating pong mga city councilors, department heads, at mga empleyado ng siyudad ng Maynila, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang katotohanan po nito, nanirahan po ako dito sa may judge na Timidad Lopez dati. Nung ako po ay naglo-loss po, dito lang po sa may kanto malapit sa Ayala Beach, nanirahan po ako dyan. Napakalapit po sa inyong City Hall. Pero Mayor, first time ko pong mabisita inyong City Hall ngayong umaga. At nagpapasalamat po ako na binigyan niyo kami ng pagkakataon, ang mga taga-Dagupan, isang pong maliit na siyudad sa may bandang norte, na makasama kayo ngayong araw sa inyong flag ceremony. Hinahanap po kami ngayon doon, Mayor. Pero may excuse naman po kami na lang dito kami. Ang pakay po namin na nandito ay bumisita sa inyo at sana po mapagbigyan nyo kami na gusto namin makipag-sisterhood sa City of Manila sa tulong po ng Sangguniang Pangulusog. Dahil kami po ay naniniwala na importante po na makita namin kung anong ginagawa nyo dito sa Manila at pwede po namin magaya sa siyudad ng Dagupan. Alam niyo po, ang masasabi ko lang sa inyo, napakabuting mayor ay ang trabaho ng isang city mayor ay napakahirap. Pareho po ang pinagdaanan natin ni Orme. Nag-consel din po ako, nag-vice mayor din po ako at nakalaban po yung incumbent mayor at pinalad din po ako tulad ninyo. Kaya alam ko po yung hirap ng trabaho ng isang city mayor. At kung tutusin po sa mga panahon na kami ay nahihirapan, kami pong mga alkalde, kumisan titignan na lang po namin ang TV, bubuksan namin ang Facebook at makikita namin na 24 hours ang tatrabaho si Orme at diyan po kami nakakapuha ng lakas at inspirasyon na ipagpatuloy ang tamang laban para sa taong namin. So kami po ay nasisihan na nandito ngayong umaga at sana po mapagbigay niyo kami sa aming hiling na sisterhood. Congratulations po sa inyong lahat at isa pong magandang umaga muli. Maraming salamat po. Kaya po yung nakit si Ate Hani dahil doon sa request. Ate, well, it's an honor for the people of Manila to be asked, no, by other cities and successful cities like Dagupan City
through the leadership of Mayor Brian Lim at sampu na kanyang mga kasamang kusihal at pamahalaang lungsod ng Tagupan. Kaya sa akin, I'm honored, Mayor. Thank you very much for you know, the intention of making Tagupan City and Manila City a sister city. Tama-tama, nandiyan na si Ate Hani at mga kusihal. Talagang kayang-kaya po yan. So, thank you sa inyong lahat. At ngayon ay gusto ko na ipaalam kay Kusihala Buenaventura. Maraming salamat sa MPD. The one that were the one who committed or a person of interest or suspect in the arson incident. Ah, ito pala yun. So mga bayan, yan pala yung ban na bigay po ni Congressman Mike. Para sa mga dialysis patients ni Mayor, yung mga tinutulungan niya. Yung iba po, dito po. Wala lang po ibang alam. Man, sito ka mo. Okay po, ano po tayo? Sorry po, excuse po. Okay, alright, thank you. Thank you. Guys, salamat po, thank you po.